Dahil sa obsesyon ni Luciano, hirap siyang makahanap ng babaeng magmamahal at uunawa sa kanya. Hindi niya na hinintay na may dumating na babae sa kanyang buhay. Kaya naman, pakunwari siyang nag-hire ng kanyang caregiver. Lingid sa kalaman ng babaeng magtatrabaho sa kanya, magiging bilanggo ang buhay nito sa piling niya. Dahil sa naging obsesyon niya kay Matilda, unang silay pa lamang niya sa dalaga, agad niya itong inalok ng malaking halaga. Talaga namang nasilaw si Matilda sa malaking sahod. Nagdadalawang isip pa siya, pero sapilitan siyang kinuha ni Luciano. Si Matilda, ang babaeng nais niyang makasama habang buhay upang alagaan siya at pagsilbihan. Si Matilda, siya ang babaeng mabibilanggo sa piling ni Luciano. Siya na nga bang babaeng makakatagal at makakaunawa sa kanyang kalagayan? O kamuhian niya lamang ito? Matilda, nanlaki ang mata ko sa pagsulpot ni Luciano. Ano na naman kayang kailangan niya? Hindi ako nagpakita ng takot. Sinalubong ko yung titig niya. Ayaw kasi niyang makikitang palaging lang akong takot at lumuluha. Mas nagagalit siya kapag pinapakita kong umiiyak ako. Kanina pa kita hinihintay sa kwarto. Bakit po? Matilda, mukha na ba akong lolo? Agad ako napailing. Hindi naman pala. Eh bakit panay kang opo? Pasensya na Luciano. Tumango ito bago ako sinuri. Inutusan ka ba ni Isabel? Hindi ka katulong dito, Matilda. Ako yung dapat mong asikasuhin. Naiintindihan mo? Seryosong tanong nito na mabilis kong sinagot. Oo, pasensya na. Tumalikod na ito't lumakad na agad ko namang sinundan. Nagugutom ka na ba? Tanong ko nang makapasok kami sa kwarto. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan dahil naaakit ako sa'yo. Agad ako napaiwas ng tingin. Lahat na lang nakakaakit sa kanya kahit anong galo ko. Nakakaasar na din. Hindi ko man lang magawang dumalaw sa ama ko. Pwede ba akong humingi ng favor? Kinakabahang tanong ko. Basta kaya ko, Matilda. Malamig nitong sagot bago may inilabas na kwintas. Halika dito, may bibigay ako. Utos pa niya na agad ko namang sinunod. Baka kapag hindi ako lumapit, sigawan niya na naman ako. Isuot mo lang to. Luciano, pwede ko bang dalawin yung ama ko? Nakiusap lang kasi ako sa kaibigan ko eh. Tumawag kasi siya at sinabing hinahanap ako ni Papa. Malungkot kong paliwanag bago hinintay ang sagot niya. Iiwan mo na ba ako? Ha, hindi. Dadalaw lang ako kay... Hindi ako nakapagpatuloy nang magsalita siya. Babantayan ka ng driver. Natuwa ako nang ito'y pumayag. Hindi ka maaaring gabihin, Matilda. Tandaan mo na may kalakip na parusa ang bawat pagsuway. Paalala ni Luciano na agad kong tinanguan. Saglit lang talaga ako, pangako. Hindi ka maaaring dumikit sa ibang lalaki. Naiintindihan mo? Kahit na creepy si Luciano, tumango na lang ako kaysa naman hindi niya ako payagan. Habang paalis si Matilda, nakatanaw lamang si Luciano. Babalik pa kaya ito? Tatakasan kaya siya nito? Eto na naman ang mga tanong sa kanyang isipan na hindi mawala-wala dahil sa trauma niya, nagugulo ang pag-iisip niya. Bata pa lang siya nang iwan na siya ng kanyang ina. Sumama ito sa ibang lalaki habang ang ama niya namatay sa pangungulila. Ito ang dahilan kung bakit napakahigpit niya kay Matilda. Ayaw niyang may kinakausap itong iba liban sa ama nito dahil sa tuwing makikita niyang may kausap na ibang lalaki ang dalaga, pakiramdam niya, mauulit na naman ang pangyayari na pilit niyang kinakalimutan. Masama yung ugali niya, sobrang sama, kaya nga walang babaeng matino ang magtatagal sa kanya, lalo pa pag nalaman ng sekreto niya, baka mas lalong wala nang tumagal sa kanya. Hindi pa kumpirmado na baog nga siya, ngunit mukhang doon na rin ang punta nito. Sa pilitan niyang kinuha si Matilda, hindi lang dahil sa obsesyon niya, kundi upang may mag-alaga sa kanya habang siya'y nabubuhay, ito ang nais niya at dahil bayad niya ang serbisyo nito, walang magagawa ang dalaga kundi sumunod na lamang. Matilda, POV. Papa! Agad kong niyakap si Papa. Pasensya na ho't ngayon lang ako. Kamusta ka na po? May pasalubong pala ako sa iyo pa. Naluluha akong umiti. Hindi man ako makita ni Papa. Kita ko naman ang masaya niyang ngiti. Bakit ba napakatagal mong dumalaw? Ayos ka lang ba sa trabaho mo? Ang alam kasi ni Papa, caregiver pa rin sa dati kong pinapasukan, ngunit ang hindi niya alam, alipin ako ng isang masamang lalaki. Ayos lang po, napasulyap siya sa kanyang kaibigan. Salamat, sabi niya bagong umiti dito. Bakit ba kasi hindi ka na lamang mag-uwian? Pa,
May kalayuan ho kasi at saka po ang daming ginagawa kaya naman wala po kong oras para umuwi. Pangako na sisikapin ko makadalaw palagi sa inyo. Miss na kita anak. Natutop niya ang kanyang bibig. Ako din po, hayaan niyo kapag nakabangon na po tayo, mababalik na din sa dati ang ating buhay. Pangako ko na hindi ko sigurado kung mangyayari. Ayaw na akong pakawalan ni Luciano, kaya paano ko makakatakas? Pahalik-halik lang yung ginagawa niya sa umpisa, pero paano na lang kung galawin na rin niya yung katawan ko? Kailangan kong ihanda yung sarili ko sa maaari pang mangyari. Nagwawala si Luciano. Kanina pa niya tinatawagan si Matilda ngunit hindi ito sumasagot. Inihanda niya na ang parusa ni Matilda. Pinahanda niya ito kay Sabel. Tinawagan niya ang driver na pinasama niya sa dalaga. Agad naman itong sinagot ang tawag. Asan siya? Malamig niyang tanong. Sir, nasa labas lang po ako. Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa nila sa loob. Boba ka ba? Malakas niyang sinigawan ng driver. Dalawang beses niya itong ininsulto. Kung ayaw mo mawala ng trabaho, go inside and tell her na kanina ko pa siya tinatawagan. Sabihin mo rin sa akin kung may lalaki siyang kasama. Bilin pa ni Luciano. Binaba niya na ang tawag. Ilang minuto siyang naghintay at sa wakas, tinawagan na siya ni Matilda. Pasensya na, nalibang ako sa pakikipagkwentuhan sa papa ko. Pauwi na. Hindi niya na pinatapos si Matilda. I'll wait for you. Nakahanda na yung parusa mo, Matilda. I'm sorry for doing the punishment. Pero nilabag mo ko. Binaba niya na ang tawag bago hinintay ang dalaga. Sabel! Malakas niyang tawag sa kanyang katulong. Sir? Kabado itong pumasok sa silid niya. Ihanda mo yung pagkain. Utos niya kay Sabel. Kapag lumabas ako sa silid ko at bumaba ako sa dining area, dapat nakaayos na ang lahat. Bilin niya pa rito. Ilang minuto lang, nakauwi na si Matilda. Natanong niya na ito. Walang emosyong tumitig siya sa dalaga. Sumulyap rin si Luciano sa driver. Magpapaliwanag ako. Basag ni Matilda sa katahimikan. Tinalikuran niya naman ito. Pumasok ka na sa silid. Hindi ka kakain ngayong hapunan. Hintayin mo ko sa kwarto. May parusa kang gagawin. Utos ni Luciano. Agad namang sumunod si Matilda kaysa lalong uminit ang ulo ni Luciano. Pagpasok niya sa kwarto, tumambad ang asin sa may sahig. Napakunot ang kanyang noo, ngunit hindi niya ito masyadong inintindi. Baka naman kasi natapon lang yun. Naupo siya sa kama. Sa mga oras na to, kumakain si Luciano. Napabuntong hininga si Matilda. Ang totoo'y gutom na siya. Hindi na siya nakakain. Ayaw pa nga sana niyang umalis dahil miss na miss niya ang kanyang papa. Ngunit tinawagan na siya ni Luciano. Inayos ni Matilda ang sarili niya nang maramdaman na nandyan si Luciano. Pinihit nito ang doorna bago pumasok. Napayuko si Matilda. Nakita mo ba? Nag-angat siya ng tingin. Angalin, wala talaga siyang ideya. Sinadya kong ilagay sa lapag ang asin. Lumuhod ka dyan. Gusto kong magtanda ka, Matilda. Utos ni Luciano na kanyang ikinagulat. Masakit ang parusang pinapagawa nito. Ito ang mangyayari sa iyo palagi kapag palagi mo rin akong sinusuway, Matilda. Napakasama mo talaga. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na magtrabaho sa iyo, Luciano. Wala akong pakialam kahit maghirap pa ako. Pero sawa na ako. Gusto ko nang umalis sa poder mo. Pagmamakaawa ni Matilda. Akin ka na, Matilda. Hinaplos ni Luciano ang buhok niya. Mangako ka na hindi mo na uulitin. Hindi kumibo si Matilda. Matigas ka talaga. Wala akong ipapangako. Wala akong ginawang masama. Sa paningin mo wala. But for me, malamang sablay ka, Matilda. Tumayo ka na dyan. Utos ni Luciano. Pinalis na siya nito sa niluhuran niyang asin. Ano? Nag-guilty ka ba? Masama ang titig ni Matilda sa binata. Sige lang, saktan mo ako. Nagtataka nga ako bakit hindi mo na lang ako bugbugin eh. Nahiya ka pa? Para mo na lang din naman akong sinasaktan physically. I'm trying to be nice to you. Can't you see that, Matilda? Ikaw ang nagbibigay sa akin ng dahilan para magalit. You know that I can't hurt you. Gusto ko lang na maging masunurin ka. Baliw ka na, Luciano. Hindi siya kinibo nito. Iniwan siya nito sa silid na nakalakang pinto. Yakap ni Matilda ang kanyang sarili. Nakatanaw lamang siya sa bintana. Napabuntong hininga siya bago pinahid ang kanyang luha. Gusto niyang tulungan si Luciano. Nais niyang malaman nito mga bagay na hindi pa nito dapat ginagawa. Ngunit minsan, nawawala na rin siya sa kanyang sarili. Hindi niya namatansya ang kanyang pasensya. Natigilan siya sa malalim na pag-iisip. Narinig kasi niyang may nagbubukas ng pinto. Pinabibigay ito ni Sir. Nilapag ni Sabel ang pagkain sa table bago siya inirapan.
Tama na nga yung pag-iinarte mo. Sarap-sarap nga ng buhay mo kay Luciano eh. Alam niyang mainit ang dugo ni Isabel sa kanya. Pansin niyang may gusto ito kay Luciano. Palagi na lang siya nitong sinasabihan ng kung ano-ano. Pinagmamalditahan siya nito. Isabel, huwag mo naman ang ilaki yung pinto. Hindi naman ako tatakas. Hindi ko magagawang tumakas dahil wala naman akong pupuntahan. Hindi ko siya tatakasan dahil mapapahamak yung papa ko. Kaya sige na, huwag mo namang ilaki yung pinto. Ayoko tsaka hindi pwede. Gusto mo bang ako yung malintikan? Ibinilin sa akin ni Luciano na ilaki yung pinto kapag hinatiran ka ng pagkain. Babalik din siya maya-maya lang. Sa kanya ka nalang magmakaawa. Arte mo talaga, no? Alam mo, kung ako lang yung ginaganyan ni Luciano, magiging mabait ako. Susundin ko lahat para makuha yung loob niya. Hindi na ako magiging katulong. Ganyan ka ba talaga? Para sa pera, ipagpapalit mo yung dignidad mo? Isabel, maraming paraan para makaahon sa kahirapan. Maraming trabaho na maaari mong isuporta sa sarili mo at sa pamilya mo. Hindi sa lahat ng oras, katawan ng isasangkalan. Ang pera madaling kitain, pero ang dignidad at respeto? Isabel, mahirap ibalik yun. Walang pera ang katumbas ng dignidad at respeto. Kasi kung pipiliin mong ganun ka, magiging ganun din yung tingin ng tao sa'yo. Tinitigan niya sa mata si Isabel. Kung ako lang masusunod, kung masisiguro ko lang na hindi niya sasaktan o guguluhin yung ama ko. Isabel, hindi ko kailanman pipiliin ang kalagayan kong ito. Oo na, dami mong dada. Eh di ikaw na yung Santa Santita. Napakabait mo eh. Napaka-perfect mo. May pang-insultong sagot ni Isabel. Magdusa ka dyan. Kunwari ka lang Matilda, pero hindi magtatagal, bibigay ka din. Napabuntong hininga na lamang siya. Malandi ka, sadyang hindi mo lang pinapahalata. Bulong pa ni Isabel. Kahit ano pang sabihin mo, wala akong pakailam. Di pa rin magbabago yung tingin ko sa'yo. Itinulak pa siya ni Isabel, kaya tumama yung hita niya sa matigas na bagay. Buti nga sa'yo. Napadaing si Matilda. Malakas namang isinarado ni Isabel ang pinto at muling kinandado. Isang oras pa yung lumipas ay dumating na si Luciano. Agad siya nitong pinasok sa kwarto. Nakita nitong hindi pa niya kinakain ang dinala ni Isabel. Di ka pa ba nagugutom? Di pa. Matipid niyang sagot. Tumabi sa kanya si Luciano. Sorry sa mga nasabi ko. Sige na, kumain ka na. Pangaamon nito sa kanya bago nagawi ang kamay ni Luciano sa kanyang hita. Ngunit napadaing siya nang madampi ang palad nito sa kanyang nabugbog na hita. Malaki ang pasa niya dahil sa lakas ng pagkatama nito. Kahit madampian lang ay masakit na. Hindi na nga niya maigalaw ang kanyang hita. Bakit? Pinilit tignan ni Luciano ang pasa niya. Sinong gumawa nito? Agad na nagdilim ang aura ni Luciano. Natakot siyang baka masaktan nito si Isabel, kaya agad siyang umisip ng dahilan. Ako may kasalanan nito, hindi kasi ako nag-iingat. Are you sure? Oo, Luciano, walang kasalanan si Isabel. Hinatidan niya lang ako ng pagkain. Naniwala naman ito sa kanya at hindi na nagtanong pa. May kaibigan akong doktor. Kinuha na ni Luciano ang cellphone at balak ng tawagan ang sinasabi nito. Hindi na, ayos lang ako, mawawala din to. Fine, pero pag hindi gumaling, tatawagan ko na ha. Tumango na lamang si Matilda. Hindi nakarating kay Luciano ang ginawang pananakit sa kanya ni Isabel. Kahit hindi maganda yung trato nito sa kanya, iniisip pa rin niya si Isabel. Maaari itong masakta ni Luciano na hindi naman niya papayagan. Kailangan niya makontrol yung anger issue nito at matulungan na magkaroon ng improvement. Masakit pa ba? Napasulyap siya sa kakapasok lamang na si Luciano. Umiling siya bilang sagot bago na natiling tahimik. Nagugutom ka ba? Muli siyang umiling. Pipi ka ba? Naiirita na ako, Matilda. Ayoko sa lahat yung iniiwasan ako. Hindi. Mabilis niyang sagot upang pigilin ang galit nito na nagsisimula na naman. Pasensya na, wala lang ako sa mood. Namimiss ko lang yung papa ko. Kung magiging mabait ka, papayag akong dalawin mo ulit siya. Talaga? Kasama ako. I'm your fiancé, so dapat kasama mo ko kahit saan. But for now, let's stay like this. Gusto ko mapanatag yung loob mo sa akin, Matilda. I won't hurt you kung mangangako ka na magiging mabait ka. Ang gusto ko lang may mag-aalaga sa akin. At wala na akong ibang naiisip na babae kundi ikaw. Ikaw lang ang gusto ko, Matilda. Hindi sinubukang kontrahin ni Matilda ang sinasabi ni Luciano upang ito ay maging kalmado pa rin. Oo naman, lahat naman ng bagay natututuhan habang tumatagal. Sa tingin ko naman kaya kong gawin yun. Wala ka bang pamilya? Pasimple niyang tanong. And now, you're interested, ha? I have. May daddy ako pero wala akong kapatid. I'm only son.
Wanna know why? Tumango si Matilda. Bata pa lang ako, may kalokohan na yung mami ko. Niloko niya si daddy't pinaikot-ikot sa mga matatamis niyang salita. Until one day, umalis na lang siya bigla. Iniwan niya na kami't sumama sa ibang lalaki. Kita ni Matilda ang lungkot sa mata ni Luciano, kaya ba ganito na lang ito kahigpit sa kanya? Iniisip nitong lahat ng babae kagaya ng ina nito na iniwan sila. Awa ang naramdaman niya. Pero hindi naman lahat ng babae. Hindi na siya pinatapos ni Luciano. Loyal ang daddy ko. Napakabuti niyang tao at mapagmahal. But still, iniwan siya ng malandikong ina. Kaya kayong mga babae, kahit anong gawin namin, hindi kayo makukontento. Puro galit ang nasa puso ni Luciano. Napabuntong hininga na lamang siya. Ito ang paniniwala nito sa ngayon, kaya hindi niya ito makukontra. Hindi kita iiwan. Kita niya ang liwanag sa mata ni Luciano. Is that true? Oo, dito lang ako. Hinaplos niya ang pisngi nito. Kaya sana ipanatag mo yung loob mo. Tutulungan kita, pangako. Bigla na lamang siya nitong niyakap. Napagtanto ni Matilda na kulang lang talaga sa atensyon at pagmamahalang binata. Natutuwa sa kanya si Luciano. Naging maganda rin ang mood nito. Kahit papaano, maayos silang nakapagkwentuhan. Nag-volunteer na rin siya kay Isabel na siya na lamang magluto ng pagkain. Bida-bida talaga. Rinig niyang bulong ni Isabel. Hindi na lamang niya yung pinansin. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang magalit dahil hindi niya matatantya ang kanyang sarili. Pinilit na lang niyang mag-focus sa pagluluto ng kanilang hapunan. Caregiver ka, hindi chef. Kaya pwede ba, huwag kang pabida? Hindi porkit pinagbibigyan kita, Isabel, aabuso ka. Pakiusap lang, tumigil ka na. Kalmado pa rin siya. Alam mo, buti na lang bulag yung papa mo, no? Hindi niya makikita yung kalandian mo na minana mo pa sa ina mo. Nagpantig ang tenga niya sa sinabi ni Isabel. Mabilis ang paggalaw ng kanyang kamay. Hinila niya ang buhok ni Isabel, dahilan para mapahiyaw ito. Sabi ko, ayoko nakikipag-away. Hanggat maaari, nagtitimpi ako at iniiyak ko na lang yung mga masasamang ginagawa mo dahil ayoko mapahamak ka. Pero yung idadamay mo yung magulang ko, hinding-hindi ako papayag. Sinipa niya si Isabel sa tiyan, kaya napabalandra ito. Sobra ka na. Buisit ka. Sisugod na ulit sana si Isabel nang may umawat sa kanila. What is happening? Hindi kilala ni Matilda ang bagong dating. Ngayon niya lamang ito nakita. Sir Paolo, ito kasing babae na to, sinaktan ako. Palibhasa, gustong gusto siya ni Sir Luciano kaya sinasamantala niya. Sumbong ni Isabel. Mariing napapikit si Matilda. Ininsulto niya yung magulang ko. Sa tingin ba niya yayakapin at papalakpakan ko siya? Malamang hindi. Kung may CCTV dito, doon malalaman. Wala akong ginagawang masama sa kanya, pero pinipilit niya ako. Sinungaling. Sigaw pa ni Isabel. Awat na, girls. Where's Luciano? Bakit hindi man lang niya alam na nag-aaway na pala kayo? Nasa kwarto siya, may ginagawa. I see. Napasulyap ito sa kanya. Ngina kita nakita. Ano bang relasyon mo sa pinsan ko? Lumikot ang mata ni Matilda. Sasagot na sana siya nang mapalingon sila kay Luciano na pababa ng hagdanan. Lumayo siya ng bahagya kay Paolo dahil baka magselo si Luciano. What is happening? Seryoso ang aura nito. Nandito ka pala. Next time, give me a call. Tumango si Paolo. Who's this? My fiancé. Lumapit si Luciano sa kanya at siya'y inakbayan. I want you to meet Matilda, my soon-to-be wife. Matilda, this is my cousin Paolo. Tumango lamang ito sa kanya. Inabutan ko silang nag-aaway. Sir Luciano, hindi po ako'y nagsimula. Kasalanan ko. Agad na sabat ni Matilda. Hindi kasi ako nakinig muna kay Isabel. Akala ko lang kasi may ibig sabihin siya. Hindi lang kami nagkaintindihan. Pero sabi mo, hindi niya na pinagsalita pa si Paolo. Sabi ko, nagkamali ako. Hindi na ito kumibo. Pumasok ka na sa silid. Utos ni Luciano sa kanya na agad naman niyang sinunod. Sinunod agad ito ni Matilda. Hindi niya nais sumuway dahil alam ni Matilda ang kahihinatnan. Magagalit lamang ulit si Luciano at sisigawan siya. Kaya lang naman niya ginawa yung kanina na pinagtakpan niya si Isabel dahil ayaw niya na lumaki ang kanilang alitan. Makakadamay pa sila ng ibang tao imbis na sila na lamang ni Isabel ang aayos sa gusto't nila. Inayos ni Matilda ang kanyang sarili. Naramdaman kasi niyang nandiyan na si Luciano na hindi naman siya nagkamali. Tell me what happened. Anong ginawa ni Isabel? Ayoko sa lahat, ay sinungaling Matilda. At alam mong ayaw kong inaapi ka. Seryosong tanong sa kanya ni Luciano. Napalunok muna siya.
wala lang yung Luciano, hindi mo dapat iniisip yun. Nilambi nga ni Matilda ang kanyang boses. Inhale, exhale ka muna, umiinit na naman yung ulo mo. I said, tell me the truth. Sinabi ni Paolo sa akin na inabutan niya kayo nag-aaway. Bakit pinagtatakpan mo pa rin si Isabel? Kasi natatakot akong baka saktan mo siya. Kailangan na rin naman niya ng trabaho. Pwede bang pagbigyan muna natin siya? Pakiusap ni Matilda, sinaktan ka niya ng walang rason. Galit na nanlilisik ang mata ni Luciano. Hindi ako makakapayag na inaalipusta ka ng kahit na sino, Matilda. Hanggang nasa poder kita, walang maaaring mangmaliit sa'yo. Pinigil ni Matilda si Luciano, ngunit ayaw nitong paawat. Sinundan niya ito pababa sa kusina kung nasaan si Isabel. Isabel! Malakas nitong sigaw. Sir? Kabadong kabado si Isabel. Luciano, wag na. Hinawakan niya ang kamay nito, ngunit hindi talaga ito nakikinig sa kanya. Mariin siyang napapikit. Huwag mo na lang sana siyang sasaktan. Pakiusap niya pa. You're hurting my fiancé, Isabel. Malamig ang boses ni Luciano. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon na. Bilisan mo, Isabel, bago pa ako mawala sa katinuan at masaktan ka. Agad na nagmadali si Isabel. Lumuluha ito habang paalis at palingon-lingon pa. Sinabi ni Luciano na ipapadala na lamang nito ang mga gamit ni Isabel at ngayon tuluyan na ngang nawala si Isabel. Kukuha na lamang ako ng bago. Don't worry about that. Hindi naman yun yung iniisip ko eh. Naawa lang ako dun sa tao. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon. Once they hurt you, tapos na ang maliligayang araw nila. Hinaplos ni Luciano ang buhok niya. Napabuntong hininga na lamang siya. By the way, next week, may pupuntahan tayong party. Ipapakilala kita sa lahat. Gusto ko malaman nilang may fiancé na ako. Hindi na nila iisiping walang babaeng magtsatsaga sa akin. Kasi ngayon meron na, and you promise me na hindi mo ko iiwan, right? Tumango na lamang si Matilda. Si Paolo nga pala, pinsan ko yun. Isa siyang pulis. Huwag mong tatangkain na dumikit sa kanya. Wala siyang magagawa, Matilda. He can't help you. Napatango na lamang si Matilda. Kahit paano, alam na ni Matilda kung paano mapapakalma at mapapaamo si Luciano. Kinakailangan lang na hindi niya ito kinukontra. Are you hungry? Hindi pa naman. Mabilis niyang sagot. Kasalukuyan silang nasa sala ngayon. Wala silang imikan kanina pa. Wala rin naman kasi siyang naiisip na maaari nilang maging topic. Kaya naman, mas pinili na lamang ni Matilda na tumahimik at manood. Paminsan-minsan, nagagamit niya ang cellphone para kamustahin ang kanyang ama. Ang tinatawagan niya ay kaibigan niyang nagbabantay dito. Binibigyan niya ang kanyang kaibigan dahil sa pag-aalaga dito. Hindi rin siya pumapalya sa pagpapadala para sa pagkain ng kanyang ama. At para sa mga iba pang nais itong mabili, mga ilang araw lang, may papalit na kay Isabel. Tumango siya. May edad na, pero malakas pa sa pagtatrabaho. Dati namin siyang cook dito sa bahay, pero noong mamatay yung ama ko, umalis na rin siya. Ngayong nakonta ko siya, nakiusap akong bumalik siya dito. Buti pumayag pa. Hindi naman ako mahihindian ni Manang Lotlot. Siya yung kinagisnan kong yaya at matagal na panahon siya sa amin. Kaya ko namang maglaba, magluto't maglinis, kahit hindi ka na sana nagabala pang kumuha ng papalit kay Isabel. Fiancé na kita, Matilda. Hindi mo dapat gawin yun. Hindi ka katulong. At isa pa, ako lang ang pagsisilbihan mo. Kapag kasal na tayo, hahayaan na kitang gawin yun. Ngunit sa ngayon na hindi pa. Kailangan ba talagang humantong sa punto na pakakasalan mo ko? Hindi ba pwedeng ganito na lang? Hindi kita iiwan. Ipapangako ko na alagaan kita, Luciano. Basta wag mo lang sanang kuhanin yung kaligayahan kong maging malaya kahit paano. Kapag hinayaan kitang maging malaya, alam kong makakasanayan mo yun at baka yun yung maging dahilan para iwanan mo ko. Hindi kita iiwan, pag-uulit ni Matilda. Sinabi na rin ng malandi kong ina yan. Ang ending, iniwan pa rin kami ng daddy ko. May balita ka pa ba sa mami mo? Paglalakas loob ni Matilda na magtanong. Ang sabi ni dad, may bago na siyang pamilya. Pasensya na, tinanong ko pa. Gustong sampalin ni Matilda ang kanyang sarili. Wala na akong pakialam sa babaeng yun. Kitang-kita niya ang galit kay Luciano. So, how's your dad? Kinabahan siya dahil bigla na lamang nagtanong ito tungkol sa ama niya. Maayos naman siya. Agad ding nakabawi si Matilda kahit na utal. Pwede ko siyang tulungan. Gusto mo bang ipa-opera natin siya? Hahanap tayo ng taong... Hindi niya na pinatapos si Luciano. Hindi pwedeng mamili ng organs. Pwede kong donate. At isa pa, wala kaming malaking halaga para sa operasyon. Ayaw rin ni Matilda dahil magiging utang na loob niya to. Matapos ang panunood ni Luciano,
Iniwan muna siya nito. Siya na lamang ang natira sa sala. Ang nais niyang pinapanood ay cartoons, kaya naman nilipat niya ito sa SpongeBob SquarePants. Nalilibang na sana si Matilda nang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot. Narinig niya agad ang umiiyak na kaibigan. Anong nangyari? Hindi na siya mapakalit kabado. Ang papa mo, sinugod sa hospital. Hindi kasi siya tumitigil sa pagdumi at nagsusuka na rin siya. Hinang-hina na yung papa mo kaya sinugod ko na siya sa hospital. Ano? Lumuluha na si Matilda. Sige, papunta na ako. Agad niyang binaba ang tawag bago nagtungo sa silid ni Luciano. What is it? Why are you crying? Nakakunot ang noon ito. Ang papa ko, sinugod sa hospital. Payagan mo kong dalawin siya at bantayan. Pakiusap niya rito. Tinitigan lamang siya ni Luciano. Pakiusap, huwag mo namang gawin to sa akin ngayon. Kailangan ako ng papa ko. Naglulumuhod niyang pakiusap. Mahalaga sa akin ang papa ko at kahit anong parusa, tatanggapin ko. Ayusin mo yung sarili mo at punasan ang luha mo. Bumuntong hininga si Luciano. I'm coming with you. Agad na kumilos si Matilda. Lumabas siya ng bahay at agad na sumakay sa kotse ni Luciano. Hindi matigil si Matilda sa pagluha. Wala namang kibo si Luciano at siya'y hinahayaan lamang. Pagdating nila sa hospital, agad niyang hinagilap ang kanyang ama. Natagpuan niya ang room nito. Gising ang ama niya at mukhang maayos naman na. Ngunit hindi pa rin nawala ang kaba ni Matilda. Papa, papa, akala ko mawawala ka na sa akin. Takot na takot po ako mawala ka. Humahagol-gol si Matilda. Salamat, baling niya sa kanyang kaibigan. Ikaw lang bang nandito anak? Mabuti't pinayagan ka ng amo mo. Tanong ng kanyang ama. Napasulyap muna si Matilda kay Luciano. May sasabihin po pala ako papa. Hinihintay siya ni Luciano. Ano ba yun anak? Pa, may fiancé na po ako. Eto ba yung fiancé mo? Ikay gwapo naman pala. Kinikilig pa ang kanyang kaibigan. Hindi ko makita, pasensya na. Ayos lang po. Naluluha na naman si Matilda. Iho, maaari ka bang lumapit sa akin? Pasensya na, hindi kita makita. Akala ni Matilda, magsusungit si Luciano. Ngunit lumapit ito sa kanyang ama bago ito mismo ang nakipagkamay. Ano bang pangalan mo? Ngayon lang may pinakilala si Matilda. Wika ng kanyang ama. Ako po si Luciano. Pakilala nito sa magalang na tono. Naninibago tuloy siya kay Luciano na iniisip niyang iisnabid lamang nito yung ama niya. Hindi alam ni Matilda kung paano niya sisimulang kausapin si Luciano. Naninibago kasi talaga siya eh. Hindi niya alam kung saan magsisimula kahit nang sasabihin lang naman niya ay salamat. Kanina ka patahimik. Si Luciano na ang bumasag sa katahimikan na bumalot sa kanila. Nakauwi na sila ni Luciano sa bahay. Busog na rin naman sila dahil doon na sila pinakain ng kanyang ama. May iniisip lang ako. Mahinahon niyang sagot bago bahagyang umiti. About what? Alam niyang itatanong ito ni Luciano. Napabuntong hininga muna si Matilda bago sumagot. Pansin ko kasing nakikipag-usap ka sa papa ko at hindi mo siya sinusungitan. May kapalit ba to Luciano? May kapalit ba yung kabutihan mo? Kahit kinakabahan, tinapangan ni Matilda ang kanyang sarili. Paano niya malalaman kung hindi niya mismo itatanong ng diretso kay Luciano? Sa tingin mo ba meron? Hindi ko alam, pero hindi mawala sa isipan ko. Hindi ko magawang hindi isipin. Pag-amin ni Matilda. Look, I know I'm evil sometimes. May problema ako sa pag-uugali. Yes, inaamin ko yun. Pero marunong naman akong gumalang ng tao. Lalo pa nga't ama mo siya. Kakasal tayo. Magiging mag-asawa tayo at magsasama habang buhay. Dapat lang naman sigurong kuhanin ko yung loob ng ama mo. Paliwanag sa kanya ni Luciano. Ibig sabihin, walang magtatalik lang tayo kapag kasal na tayo at kapag ginusto mo. Nakahinga ng maluwag si Matilda kahit papaano. Mas better na to kaysa naman bigla na lamang siyang hilahin ni Luciano sa kama at piliting makipagtalik. At isa pa, para bang may ayaw itong ipaalam sa kanya. Hindi nito madalas binabanggit sa kanya kung nais ba nitong magkaanak. Ang tanging bukang bibig lang ni Luciano ay ang mag-aalaga at ang babaeng handang magtiis sa kanyang ugali. Sana hindi mo ko pilitin sa bagay na yun, Luciano. Hindi ko talaga yun kayang ibigay. Kaya ko magtiis sa ugali mo at kaya kitang pagsilbihan. Pero yung puri ko, mananatiling sa akin lang. Kahit ito lang, Luciano, ibigay mo to sa akin. Don't worry, hindi ko gagawin yun. Salamat.
Kahit paano naman pala, mapapakiusapan niya si Luciano. Napangiti siya bago nagpaalam na magsha-shower. Hindi na siya kinakabahan kahit patabi sila sa isang silid. Sa asta ni Luciano, nakikita niyang marunong itong tumupad sa ipinangako at kahit papaano, natututo itong makisalamuha. Wala naman itong ipinakitang kasamaan sa kaibigan na tama niya at talaga namang na-appreciate ni Matilda ang ginawa ni Luciano. Matapos mag-shower ni Matilda, tumabi na siya kay Luciano. Nakatingala sa kisame si Luciano at napakalalim ng iniisip. May problema ba? Sinubukan ni Matilda na alamin ang iniisip ni Luciano. Bukas, dadalo tayo kay Dad. Matagal na nga palang wala yung ama nito. Alam ko yung feeling na mawala ng mahal sa buhay. Malungkot siyang napasulyap kay Luciano. Parehas kaming nawala ng pag-asa ni Papa nung mawala si Mama, pero sinikap naming bumangon. Ikaw may sinasandalan, while me, I'm alone. Nagdalamhati ako mag-isa. Kinimkim ko yung sakit mag-isa. Nobody was there for me. Ramdam ni Matilda ang sakit na dinadala ni Luciano, kaya naman nalulungkot at naaawa na lamang siya para dito. Kinabukasan, dumating ang kinuha ni Luciano na mag-aasikaso para sa kanilang pagkain. Eto lang naman ang gagawin nito, siya na sa paglalabat sa paglilinis. May edad na rin kasi ang ginang. Magandang araw po. Magandang araw, iha. Matamis itong umiti. Ikaw na ba yung tinutukoy niyang mapapangasawa niya? Natutuwa nitong tanong. Ah, opo. Sagot na lamang ni Matilda upang hindi na malito ang ginang. Pasensya na po, tinanghali po ako. Kamusta po yung mga kailangan ninyo? Magsabi lang po kayo kung may kulang. Itatawag ko na lamang po kay Luciano. Eh, nasan ba siya, iha? Takang tanong ng matanda. Ah, pagising ko po kasi wala na siya. Siguro po may inasikaso lang. May mga business po kasi yun na pinapatakbo't inaasikaso. Akala ko nga po inabutan niyo siya. Hindi ko na siya inabutan. Tinext lang niya ako na iniwan niyang bukas ang pinto. Pumasok na lamang daw ako't huwag kang iistorbuhin sa pagtulog. Nais niyang ipagluto kita ng almusal. Tulungan ko na po kayo, manang. Alok niya bago hiniwa ang mga ipangsasahog. Siguro po mamaya nandito na si Luciano. Napatango na lamang ang ginang. Kamusta ka ba naman dito? Tila ba may pag-aalala sa mata nito? Ayos lang naman po. Alam mo kasi, hindi talaga ako makapaniwala na may nobya na siya. Kasi noon, walang tumatagal na babae kay Luciano. Simula kasi nung mawala yung ina niya, nang iniisip niyang sumama sa ibang lalaki, naging obsession na ni Luciano na kapag may GF siya, binabakuran at pinaghihigpitan talaga niya. Natatakot siyang baka mangyari sa kanya ang nangyari sa kanyang ama. Mahigpit nga po siya. Pailan-ilan lang ang sinabi ni Matilda. Sayang lang at hindi kayo makakabuo ng pamilya. Napabuntong hininga ito. Napakunot naman ang noon ni Matilda. Ho? Ha? Hindi mo ba alam na may problema siya? Yun ang sinabi niya noon. Pinipilit naman namin siyang magpasuri pero natatakot siya at nag-stick na lang sa paniniwalang baog siya. Sa palagay ko naman, totoong may diferensya si Luciano kasi sa dami ng babaeng dumaan sa kanya, wala siyang nabuntis kahit isa. Hindi alam ni Matilda ang isasagot niya. Ngayon lamang niya nalaman ang bagay na to. Baka naman po wala naman talaga siyang diferensya. Baka hindi lang talaga binibigay pa sa kanya yun dahil hindi pa siya ready. Hindi natin alam. Napabuntong hininga si Matilda. Eh, yung tungkol po sa mami niya, buhay pa po ba yun? Ang alam ko, iha, umalis na si ma'am dahil hindi na nito matiis yung ama ni Luciano. Di ko naman alam kung anong pagtitiis yun kasi wala naman itong binabanggit. Tahimik lang si mama at palaging umiiyak hanggang sa bigla na lamang siyang umalis na walang binibitawang salita. Hindi talaga makapaniwala si Matilda sa mga nalaman niya. Huwag mong sasabihin to, ha, sa atin lang to. Tumango naman siya bilang sagot dito. Palaisipan kay Matilda ang kanyang nalaman. May pagkamadaldal din pala talaga ito. Ngunit pabor na kay Matilda dahil nalaman niya ang ibang parte sa buhay ni Luciano. Hindi na ito masyadong misteryoso ngayon. Nakikita niyang may dahilan kung bakit nagbago ang binata at umaasa siyang kung malilinawan ito baka sakaling mapatawad nito yung ina nitong kinamuhian ni Luciano. I'm home! Agad niyang hinubad ang jacket ni Luciano. Sinalubong niya ito ng may ngiti. Walang nag-utos sa kanya na maging ganito. Ginusto lang niya upang kahit papaano maibsan ang kalungkutan ni Luciano. Alam niyang isang ngiti o kahit pagiging maalalahanin lamang niya, gumagaan na yung pakiramdam nito. Nakakatakot yung obsesyon ni Luciano.
Pero kung siya naman ang nakakapagpakalma dito, walang alinlangan niya itong gagawin. Umaasa siyang sa ganitong paraan na tutulungan niya ang binata. Good mood ka yata, pansin ni Luciano bago na upo sa couch. Nandiyan na ba si Manang? Tanong pa nito sa kanya. Kanina pa, hindi ka raw niya inabutan. Mabait si Manang, sa tingin ko magkakasundo talaga kami, lalo pa nga't mahilig din ako sa pagluluto. Kwento pa ni Matilda, gutom ka ba? May hinanda si Manang, pwede kong iinit para makakain ka na. No thanks, I'm not hungry, magbihis ka na taalis tayo. Aalis na naman? Tanong ni Matilda sa sarili, kadarating lamang kasi ni Luciano at hindi pa ito nakakapagpahinga. Magpahinga ka muna, kadarating mo lang. Hindi ako pagod, may kinausap lang ako. At saka napag-usapan na nating dadalaw tayo sa dad ko, diba? Hindi pa kita nai-introduce sa kanya ng maayos. Paliwanag pa nito na tinanguan lamang ni Matilda. Nagsabi na lamang siya kay Manang na aalis sila. Nagbilin siya sa magiging hapunan na sinangayon na naman ni Manang. Kasalukuyan silang nasa biyahe. Tahimik lamang siya at walang kahit anong naisabihin. Habang si Luciano, napapansin niyang sumusulyap sa kanya paminsan-minsan. Mabilis lamang ang biyahe at nakarating agad sila. Magara ang simenteryo na kinalalagakan ng ama ni Luciano. Palakad na sana siya nang mapansin niyang hinihintay pala ni Luciano na hawakan niya yung kamay nito. Sukalman sa loob dahil sa hindi pa ganoon kapanatag ang loob niya, ginawa na lamang niya ang nais nito. Nahagip lamang ng paningin niya ang nakaitim na babae, ngunit hindi niya na ito pinansin. Hindi rin naman kasi ito napansin ni Luciano, ngunit agaw pansin sa kanya na tila ba nakatitig ito sa kanilang dalawa. Ipinakilala siya ni Luciano sa ama nito. Nakita niya rin ang pagluha nito at paninisi na naman sa ina nito. Wala siyang kibo, hinayaan lamang niya si Luciano na umiyak sa puntod ng ama nito. Matapos nilang dumalaw, tinanong siya nito kung saan niya nais pumunta. Gusto man niyang sabihin na wala siyang ibang nais puntahin kundi ang ama niya. Hindi na lamang niya sinubukang sabihin. Ikaw na lang bahala, tanging sagot niya bagong umiti. Hindi niya pinapahalatang gustong gusto niyang dumalaw sa kanyang ama. Sa papa mo na lang, hindi niya inaasahan na ito ang sasabihin ni Luciano. Talaga ba? Oo, tipid nitong sagot bago nauna na sa kotse. Masaya ka talagang laging pumupunta sa papa mo. Napasulyap siya kay Luciano na bigla na lamang nagsalita. Sana kasama ko pa rin si dad tulad mo. Nangungulila ako sa kanya araw-araw. Kung buhay siya at nalaman niyang namilit ako ng babae para lamang alagaan ako at samahan, paniguradong hindi siya matutuwa sa akin. Hindi kumibo si Matilda. Sa mga oras na to, hindi niya alam ang sasabihin. Gusto mo bang kuhanin na lamang natin ang papa mo para hindi ka na nalulungkot? Pwede ba? Gustong maluha ni Matilda. Alam mong hindi ko tatanggihan yung alok mong yan, Luciano. Yeah, why not? Papa mo siya kaya bakit hindi? Salamat. Sa sobrang tuwa niya, nais niyang yakapin si Luciano ngunit nagpigil siya. Kontento na ako kapag kasama ko si Papa, matitignan ko siya at maaalagaan. Dagdag na wika pa niya. Just don't forget me. Bili ni Luciano na mabilis niyang sinagot. Pangako, hindi kita babaliwalain. Tumango na lamang ito sa kanya. Pagdating nila sa bahay ng kanyang ama, agad niya itong pinag-impake. Nagpasalamat siya sa kaibigan at pinakiusapan na pakitignan-tignan ang bahay nilang maiiwan. Kailangan bang sumama pa ako? Kanina pa nagtatanong ang kanyang ama dahil sa pagdadalawang isip. Papa, sumama ka po sa amin ni Luciano. Siya po yung nagsabing sumama ka na tumira kasama namin. Oo nga po, sang-ayon ni Luciano. Ngumiti siya upang magpasalamat sa pagtulong nito sa kanya na mapasama ang kanyang papa. Kalaunan, natuloy nang pumayag ang kanyang ama. Dumating na sila sa bahay at agad na inalalayan ang kanyang ama patungo sa magiging silid nito. Nais na nitong magpahinga kaya naman inasikaso muna niya ito. Kapag po nagugutom ka, tawagin niyo lang po ako. Lagi po akong magche-check sa'yo, Papa. Bilin niya rito. Baba lang po ako't aasikasuhin ko si Luciano. Paalam pa niya bago ito hinalikan sa noo. Mahal na mahal kita, Papa. Dagdag pa niya bago tuluyang lumabas sa silid. Hindi niya inistorbo ang nagpapahingang si Manang. Siya na ang kumilos sa kusina upang initin ang niluto ni Manang. Si Luciano naman yung naghihintay. Nakamasid lamang ito sa kanya kaya naiilang siya. Napakaganda mo kahit saan katignan. Wika pa nito na ang initian niya lamang. Hindi ka ba nagugutom? Hindi pa naman. Nabusog ako sa kinain natin kanina. Mabilis na sagot ni Matilda. Nakaupo lamang siya at hinihintay na makatapos si Luciano. Kamusta papa mo?
di ba siya naiilang? Tanong pa nito bago muling sumubo. Masarap pa rin talaga luto ni Manang. Puri pa nito. Masarap din kumain, lalo na't ikaw yung nasa harapan ko. Napaiwas ng tingin si Matilda dahil sa may kung anong sumipa sa kanyang puso. Napalunok siya bago bahagyang umiti. Naiilang ka pa rin sa akin? Hindi siya nakasagot agad. Ah, oo, nakakatakot nga pala ako. Hindi naman ako natatakot tulad nung una. Sadyang hindi lang ako sanay na nagiging mabait ka sa akin. Pag-amin ni Matilda. Sobrang sama ko ba? Hindi naman. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka ganyang katakot, kaya ka nagiging selfish at mahigpit kong minsan. Mahinahong paliwanag ni Matilda. Ingat na ingat siya na hindi ma-offend si Luciano. I'm done. Ito na lamang ang sinagot ni Luciano. Agad siyang tumayo upang iligpit ang pinagkainan ni Luciano. Busy siya sa pagpupunas ng table. Inilagay niya sa lababo ang hugasin at nagsimulang sabunin ang pinagkainan ni Luciano. Nagulat na lamang siya nang may umakap mula sa likod niya at sinandal ang mukha nito sa kanyang balikat. Let's stay like this forever, Matilda. Please don't leave me. Mahirap akong unawain. I promise I won't hurt you. Patagal ng patagal, mas lalo ako nahuhulog. At sana kapag nasa bingit na ako, sana nandito ka para saluhin ako. Hindi kumibo si Matilda. Hinayaan lamang niya si Luciano na nakayakap sa kanya hanggang sa matapos siyang maghugas. Pagtapos niya maghugas, inaya niya na itong matulog. Walang imik naman itong sumunod sa kanya. Sabay silang nahiga ni Luciano, ngunit ang kamay nito bigla na lamang gumalaw. Pinlupot nito ang braso sa kanyang bewang habang nakaharap sa kanya. Matulog ka na. Hinaplos niya ang buhok ni Luciano. Mukhang mayaasikasuhin ka pa bukas. Yeah, may meeting lang. Uuwi din agad ako. Nandito lang naman ako, Luciano. Gusto kong huwag kang mag-overthink para hindi ka distracted. Hindi ko na rin naintindihan yung sarili ko, Matilda. Bigla na lamang sinubsob ni Luciano ang mukha nito sa kanyang leeg. Kinakabahan pa nga siya dahil iniisip niyang sisirain na nito ang pinangako nitong walang mangyayari, pero wala naman talagang nangyari. Hinayaan niya lamang si Luciano hanggang sa napansin na lamang niya na nakatulog na pala ito. Pinagmasdan niya ang maamong mukha nito kapag tulog. Napangiti siya bago ito hinagkan sa noo. Sana may puwang pa yung pagpapatawad sa puso mo, Luciano. Bulong niya bago pinikit na rin ang mga mata niya. Kinabukasan, hindi niya na inabutan si Luciano. Sabi ni Manang maaga itong nakaalis, kaya naman pinuntahan na lamang niya ang kanyang ama sa silid. Gising na ito, kaya naman inalalayan niya na ito sa banyo upang maghilamos. Ang nobyo mo ba, naasikaso mo na? Kahit mamaya na ako, anak. Papawala po siya, mamaya pa po yung uwi niya. Maaga po siyang umaalis dahil may importante po siyang aasikasuhin. Paliwanag niya sa kanyang ama. Tsaka ayos lang naman po na inaasikaso kita, Papa. Responsibilidad ko po na alagaan ka. Napakabait mo talaga, Matilda. Alam mo bang ganyan na ganyan ang mama mo? Kung nabubuhay pa rin siya, hindi ka sana nahihirapan ng dahil sa akin. Papa, ayan ka na naman. Hindi ka nga po pabigat. Mahal na mahal kita, Pa. Naluluha si Matilda dahil sa awa sa kanyang ama. Hindi po ako mapapagod. Nandito lang po ako palagi sa tabi mo at hindi po ako papayag na mapahamak ka, Papa. Salamat, anak. Matapos niyang asikasuhin ng ama, bumaba na sila. Pinaghanda niya ito ng almusal. Saglit siyang nagpaalam na ilalagay lamang ang basura sa labas dahil darating na ang magpipick up ng mga ito. Napakunot ang noo ni Matilda nang makita niya ang babaeng nakatayo sa harap ng gate. Agad siyang lumabas upang magtanong kung may hinahanap ba ito. Ngunit paalis na ito at nagmamadaling lumakad. Ngunit dahil curious si Matilda, agad niya itong hinabol. Sandali lang po. Hinihingal niyang sigaw. Huminto naman ito. Sandali lang po, ma'am. May kailangan po ba kayo? Sino pong hinahanap niyo? Magkakasunod niyang tanong. Si Luciano ba dyan pa rin nakatira? Nakayuko ito't nakahudi. Opo, ma'am. Kaya lang po wala siya ngayon. Nasa meeting po. Hindi bali na lang. Huwag mo na rin sanang banggitin na napunta ako dito. Eh po? Sino po ba sila? Inalis nito ang hoodie at ang shade nito. Mami niya ako, pakiusap, huwag mong sasabihin na pumunta ako't dumalaw. Oo naman po, makakaasa kayo, pero pwede ko po bang kuhanin yung number mo? Sana po makapag-usap pa tayo ng maayos. Pakiusap ni Matilda, may inabot itong calling card. Maari mo ko matawagan dito, ano bang pangalan mo, iha? Matilda po. Ano ka ni Luciano? Mahabang kwento po, kapag po pwede na tayong magkita, magpapaliwanag ako sa inyo.
Sagot ni Matilda. Hindi po niya malalaman ito, ma'am. Salamat, Matilda. Umalis ito, kaya naman bumalik na siya sa loob. Walang pinagsabihan si Matilda tungkol sa pagkikita nila ng ina ni Luciano. Mukha namang mabait yung ina nito at sa palagay niya, may hindi lang pagkakaintindihan sa lahat. Ito ang nais masagot ni Matilda, kaya naman itatao niya ang pagkikipagkita sa ina ni Luciano kapag alam niyang hindi siya mapapansin ni Luciano, maging ni Manang. Bakit nagtagal ka, iha? Takang tanong sa kanya ni Manang. May kapitbahay po kasi tayo na nagpakilala. Nagtatanong lang po kaya nakipagkwentuhan na ako kahit paano. Palusot ni Matilda. Pasensya na po, Papa. Natagalan ako. Baling niya sa kanyang ama na walang imik at nakaupo pa rin. Masarap po ba yung almusal ninyo? Gusto niyo pa po ba? Hindi na, anak. Kayaan mo na ako. Si Luciano na lamang yung asikasuhin mo. Wala pa po siya, Papa. Baka mamaya pa. Ah, sige. Tulungan mo na lamang ako umupo sa couch. Doon lamang muna ako, anak, para makagalaw ka ng maayos. Hindi mo naman ako kailangang bantayan. Sige po, Papa. Inalalayan niya ang kanyang ama patungo sa couch. May radyo si Luciano, kaya binuksan na lamang niya yun upang may mapaglibangan ang kanyang papa. Habang nasa sala ang kanyang ama, lumayo muna siya upang tignan at isave ang contact number na binigay ng ina ni Luciano. Matapos maisave ang numero, tinapo niya ang calling card. Tumulong muna si Matilda sa gawaing bahay. Matyaga siyang naghintay kay Luciano. Ngunit gabi na ay wala pa rin ito. Sa tinagal niya kay Luciano, ngayon lamang ito hindi nagsabi sa kanya kung anong oras ba ito uwi o kung bakit wala pa rin ito. Madalas kasi, mabilis lang talaga ito dahil nga sa palagi siya nitong pinagbibintangang tatakas. Ngunit bakit ngayon ay tila ba kampante na ito? Kahit papaano ba, nawawala na yung obsession at pagiging paranoid ni Luciano. Ito yung mga katanungang nabubuo sa isipan ni Matilda. Kahit ginabi ito, nagtyaga pa rin siyang maghintay. Tulog na ang kanyang papa. Siya naman ay nasa couch at nanunood upang hindi antukin. Namalayan na lamang ni Matilda na sa couch pala siya nakatulog. Ngunit walang Luciano na umuwi at gumising man lang sa kanya. Gising ka na pala. Bakit pala dyan ka natulog? Ang lamig-lamig pa naman kagabi. Punasa kanya ni Manang. Hinihintay ko po kasi si Luciano. Napayuko si Matilda. Baka po nag-overtime. Dagdag pa niya bago inayos ang buhaghag niyang buhok. Hilamos lang po ako. Paalam pa ni Matilda na tinanguan naman ni Manang. Napabuntong hininga si Matilda habang nakatitig sa salamin. Iba ang pakiramdam niya sa mga oras na to. Bakit pakiramdam niya parang may mali? Paglabas niya sa banyo, dinatnan niya si Luciano na nakahiga na sa kama. Kakauwi mo lang? Ito ang unang nasambit ni Matilda. Overtime ba? Pasimple niya pang tanong. Yeah, tipid nitong sagot. Amoy alak ka. Napainom lang. Sana nagsabi ka para hindi ako naghintay. Naiinis na wika ni Matilda. Hindi kita inutusang maghintay, Matilda. Napaawang ang labi ni Matilda bago napairap na lamang ng lihim. Ayos ka lang. Parang sa sibuyas mo nilalabas ang galit mo eh. Punasa kanya ni Manang. Kasalukuyan kasi siyang tumutulong sa pagluluto. Siya ang naghihiwa ng mga pangsangkap sa lulutuin nilang ulam. Ngunit dahil sa inis niya sa mga sagot ni Luciano, hindi niya mapigilang manggigil at makapagdabog. Pasensya na, Manang. Naiinis lang po kasi ako kay Luciano. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magkwento. Nagtalo ba kayo? Sana nga nagtalo na lang po kami. Sana sinigawan na lang po ulit niya ako o hinihigpitan kaysa yung bigla na lang po siyang parang wala nang pakialam sa akin. Napabuntong hininga siya. Hindi ko po alam yung problema niya. Maayos naman po kami nitong nakaraang gabi. Pinakiusapan pa niya ako na huwag siyang iiwan. Tapos ngayon, parang wala na lang ako sa kanya. Ano bang ginawa ko, Manang? Eh, nagtitiis nga po ako eh. Tinanggap ko pong dito na ako sa kanya. Eh, baka naman may problema lang sa trabaho. O kaya naman, nalulungkot lang dahil sa naaalala niya yung masama at masakit na nakaraan niya. Sana nga po eh. Kaya lang, hindi po yun ang pakiramdam ko. Napapansin kong lumalayo po yung loob niya sa akin. Ngayon pa siya lalayo. Ngayon pa nadesidido na akong samahan siya sa pakikipaglaban niya sa masakit na nakaraan niya. Nakakasama lang po ng loob. Bakit hindi mo subukan na makipag-usap, iha? Payo pa ni Manang. Lahat ng bagay na dadala sa mabuting usapan. Sigurado kung hindi kanya matitiis, Matilda. Pakiramdam ko, may iba na po siyang gusto. Napailing si Matilda bago iwanan na lamang muna si Manang. Lumabas na lang muna siya para magpalamig dahil talagang mainit ang ulo niya sa ginawa ni Luciano.
Tandang-tanda pa niya yung sinabi nitong ipapakilala siya sa mga kaibigan nito na fiancé siya ni Luciano. Ngunit walang natupad sa mga yun. Nung una sinabi ito ni Luciano ay wala siyang pakialam, wala siyang interes sa lahat. Galit at nandidiri siya kay Luciano. Pero ngayong nauunawaan niya na ito, ngayon na gumagana yung loob niya, bakit kailangan pang maging malamig ni Luciano sa kanya? Hey! Naputol siya sa malalim na pag-iisip nang biglang pumasok si Paolo sa gate. Si Paolo ay ang pinsan ni Luciano. Napangiti siya bago bumati. Kamusta ka? Ayos lang naman, salamat. Ikaw ba? Kamusta kayo ni Luciano? Ayos lang. Ito lamang ang naisagot niya. If you need help, pwede mo kong sabihan. Kahit alam kong malaking gulo ito sa pagitan namin ng pinsan ko, hindi ko papansinin yun dahil trabaho ko yung tumulong. Paliwanag sa kanya ni Paolo. Salamat, tanging sagot niya bago inalok na pumasok si Paolo. Ipagtitimpla kitang kape, wika pa niya bago akmang tutungo na sa kusina nang masilayan niyang pababa si Luciano sa hagdan. Nakatingin ito sa kanila ni Paolo ngunit wala itong reaksyon. Hindi tulad noon na makipag-usap lang siya, kinukulong na siya ni Luciano bilang parusa. Nandito ka pala, malamig nitong sabi bago napasulyap sa kanya. Mauna na ako, paalam nito. San punta? Kadarating lang ni Paolo. Hindi mo man lang ba? Hindi na siya nakatapos. Nandiyan ka naman, 'di ba? Eh di ikaw nang mag-asikaso. Wika nito bago tuluyang lumabas. Hindi na lamang nagpahalata si Matilda kay Paolo. Nakipag-usap siya kay Paolo. Nasabi rin niya na kasama na nila ang kanyang ama. Matapos magkape, nagpaalam na itong duty. Hindi nagselos si Luciano o nagalit man lang. Ano ba talagang problema nito? Bakit bigla itong nag-iba? Naninibago si Matilda. Hindi ito yung Luciano na una niyang nakilala. Sinubukan niya itong tawagan. May number naman siya, kaya hindi na siya nagdalawang isip na ito'y tawagan. Nagring ang cellphone ni Luciano. Nakatatlong tawag siya bago ito sinagot. Hello? Nasaan ka ba ha? Ano bang problema, Luciano? May nagawa ba ako? Mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin, lagi naman akong handang makinig. And who are you again? Sino ka ba ha? Nagulat si Matilda dahil boses ito ng babae. Si Luciano, nasan ba siya? Tinapangan niya ang kanyang boses. At bakit ko naman sasabihin kung nasan kami? Sino ka ba? Mataray nitong tanong din. Pakisabi si Matilda to. At bakit kita susundin? Impokrita ka. Give me my phone. Rinig niya ang boses ni Luciano. Bakit ba tumawag ka? Gabi na, matulog ka na, Matilda. Paano ako makakatulog? Hindi ko alam kung anong problema mo. Paano kung may mabigat ka palang nararanasan? Paano kung inatake ka na naman ng lungkot kaya ka ganyan? Sa tingin mo makakatulog ako? Lumuluhang tanong ni Matilda. Umuwi ka. Mag-usap tayo, Luciano. Kung sawakan at napag-isipan mong mali itong ginagawa mong pamimilit sa akin, umuwi ka at sabihin sa akin ng harapan. Paalisin mo na ako, Luciano. Binaba ni Matilda ang tawag. Lihim siyang umiyak habang ang mukha niya nakabaon sa unan upang walang makarinig. Sobrang sama ng loob niya. Ang buong akala niya kasi na sa trabaho si Luciano. Hindi niya naisip na nasa party lamang ito kasama kung sino-sinong babae. Bakit ba ipinaramdam sa kanya ni Luciano na siya lang yung babaeng gusto nito kung hahanap din pala ito ng iba? Nakatulog na lamang kakaiyak si Matilda. Samantala si Luciano naman agad na umuwi. Narinig pa lang niya na umiiyak si Matilda. Umuwi na siya. Hindi niya pa rin talaga ito matitiis. Ang totoo kung bakit siya umiiwas at nanlalamig ay dahil ayaw niya nang mas mahulog pa kay Matilda. Nawawala na siya sa sarili niya habang tumatagal. Gusto niyang ihanda ang sarili niya na kung magpipilit tumalis si Matilda gaya ng ginawa ng kanyang ina sa ama niya, nais sana niyang hindi siya malugmok gaya ng kanyang ama. Hanggang maaga, idinidistansya niya yung sarili niya. Naisip kasi niyang kahit anong higpit niya kay Matilda, ay iiwan pa rin siya nito. Gagawa at gagawa pa rin ito ng paraan para siya iwan. Uwi ni Luciano, inabutan niyang mahimbing na natutulog na si Matilda. May tuyong luha pa nga ito, kaya alam niyang galing ito sa pag-iyak. Nagbihis muna siya bago tumabi kay Matilda. Pinagmasdan niya ang maamumukha nito kapag natutulog. Kung alam lang ni Matilda na pinapatay niya na sa kanyang isip ang pinsan niyang si Paolo, pilit na pilit siyang hindi ipakitang nagsiselo siya dahil masisira lamang ang ginagawa niyang pagbabaliwala kay Matilda. Hinaplos niya ang buhok nito bago hinagkan sa noo. Talaga namang nahulog na nga siya kay Matilda. Hindi ito basta obsession lang, isa na itong pagmamahal. Gaya ng kanyang ama, ngayon ay nagmamahal na rin siya sa isang babae. Kinabukasan, hinintay niyang magising si Matilda.
Nag-inat pa ito at hindi siya napapansin, kaya nga nagulat ito nang makita siyang bigla. Nagtakip ito ng bibig bago umalis sa kama. "Anong oras kang umuwi?" takang tanong ni Matilda. "Umuwi agad ako nung tumawag ka," sagot niya bago naupo sa kama. "Mauna ka nang maghilamos." "Sige." Paglabas ni Matilda galing sa paghihilamos ay siya naman ang sumunod. Paglabas naman niya, nakita niyang seryoso ang aura ni Matilda. Alam niyang magtatanong ito. "Ano bang problema, Luciano?" "Wala," tipid niyang sagot. "Bumaba na tayo't mag-almusal. Mag-usap muna tayo." Pigil sa kanya ni Matilda. "Makikinig ako, ano ba yun? Sabihin mo, Luciano, hindi ako manghuhusga." Hindi na kaya ni Luciano, kaya naman bumuntong hininga muna siya bago sumagot. "Gusto mo talagang malaman yung problema ko?" "Oo, ikaw ang problema ko, Matilda." "Ha?" "Oo, ikaw talaga yun. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Gusto kong pigilan yung sarili ko. Gusto kong hindi masanay na nandyan ka kasi alam kong iiwan mo ko. Ayoko magaya sa ama ko." "Luciano, alam ko, Matilda. Alam kong napipilitan ka lang. Kaya hindi magtatagal kapag may matatag kang makakapitan, alam kong iiwan mo rin ako." Madiingwi ka ni Luciano. "Sino ba kasing nagsabing napipilitan pa rin ako? Alam kong nakakabigla to, pero Luciano, hindi ako mawawala. Ngayon pa na naiintindihan na kita, hindi ako mawawala, Luciano." Pangako ni Matilda. "Kung magtitiwala ka lang, mawawala yung takot mong yan." Hinaplos ni Matilda ang mukha niya. "Kaya pa nating iayos to, Luciano. Magtiwala lang tayo sa isa't isa't subukan. Huwag muna nating pangunahan ang sarili natin." "Totoo ba to?" Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Matilda. "Oo, Luciano. Subukan muna natin at huwag muna nating pangunahan ang lahat." Tumango siya bilang pagsang-ayon bago niyakap si Matilda. "Sige, magtitiwala ako, Matilda." Simula nang makapag-usap sila ni Luciano at makapagpaliwanagan, naging maayos silang dalawa. Sweet at caring si Luciano sa kanya na talaga namang gustong-gusto ni Matilda. Kung sa simula pa lang, ganito na si Luciano, siguro wala silang naging problema. Baka ngayon ay kasal na't may anak na sila ni Luciano. "San daw gustong gumala ni Papa?" Nakangiti nitong tanong. Maging sa ama niya, napaka-caring ni Luciano. Wala naman na siyang mahihiling pa bukod sa sana maging tuloy-tuloy na ang kapanatagan ni Luciano at hinihiling pa rin niya na sana magkita sila ng ina nito. Mas gusto pa rin ni Matilda na matuldukan ng lahat. Siguro mas magiging maayos sila kung magagawa niyang makumbinsi si Luciano na pagbigyan ng ina nitong makipag-usap sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung paano ito isisingit. "Honey?" Tinapik siya ni Luciano ng mahina sa braso. Hindi kasi siya nakasagot dahil sa malalim niyang iniisip. "Ayos ka lang? Lalim mo ngayon, honey." "Hindi naman, may naalala lang ako." Palusot niya rito. "Si Papa pala, gusto niya nang makarinig ng music kaya baka pwede manood tayo ng banda sa alam mong lugar, honey." Mahinahong sagot niya. "Amya, marami akong alam." Napangiti ito bago siya hinagkan sa noo. "Mahilig pala si Papa sa music, no? Parehas kami, pero kinalimutan ko na yung music." Lumungkot ang ekspresyon nito. "Bakit naman?" Curious niyang tanong. "Kasi lahat ng kinahihiligan at ginagawa ng ina ko na umiwan sa amin, lahat yun kinalimutan ko na." Talagang malaki yung galit nito. Hindi niya maaaring biglain si Luciano. Kaya nga kahit nangako sila sa isa't isa na walang lihiman, ay inilihim pa rin niya na nakausap niya na yung ina nito. "Siguro kapag handa ka na, baka kahit paano, may puwang pa rin yung pagpapatawad sa..." Hindi na siya pinatapos ni Luciano. "Pinag-usapan na natin to, diba?" "Honey, I don't want to ruin this moment. Maging masaya na lang tayo at huwag nang pag-usapan ng bagay na yun." Pakiusap ni Luciano na kinatango na lamang niya kesa naman masira ang gabi nila. "Manang, alis na po kami. Kumain na lang po kahit magpahinga. Sa labas na po kami kakain." Paalam niya sa matanda bago pumasok na sa kotse. "Ayos ka lang ba, Papa?" Tanong niya pa sa kanyang ama na nasa backseat. "Oo naman, anak." Tahimik lang sila sa biyahe upang hindi masira ang mood. Siya na ang bumasag sa katahimikan. "Anong favorite mong song, honey?" Paglalambing niya kay Luciano. Umiti ito bago sumagot. "I don't know, basta okay sa pandinig ko. Ayos na yun." "Ako kasi, favorite ko si Taylor Swift and Selena Gomez. Gusto mo mag-sample ako?" "Sure." Natutuwang sagot nito, kaya naman bumirit agad siya kahit hindi naman dapat. "Matilda, magtigil ka nga. Hindi ka ba nahihiya sa boses mo? Mabuti na lang at natitiis ni Luciano."
saway ng kanyang papa habang si Luciano napapahalakhak. Imbis na mainis, natawa na lamang din siya. Nasisihan siyang makitang masaya si Luciano. Masaya silang nakinig ng music. Si Luciano nakikisabay sa pagganta kahit paano. Nakakalimot ito sa mga sakit, kaya naman natutuwa si Matilda. May gusto bang umakyat dito kasama ang banda at kumanta? Anyone? Just raise your hands. Don't be shy. Agad na pinilit ni Matilda si Luciano. Honey, please, sige na. Kumanta ka na para sa amin naman to ni Papa. Pakiusap niya rito. May premyo ka mamaya pag-uwi. Bulong pa ni Matilda. Really? Oo naman. No, ayoko pa rin. Tulad nga ng sinabi ko, ayoko nang kumanta kasi hindi niya na pinatapos si Luciano. You can do it. Gagawin mo naman to para sa amin eh. Hindi dahil sa ginagaya mo siya. Pag-cheer up niya kay Luciano. Napilit niya to. Tumayo ito, kaya naman tuwang-tuwa si Matilda. Agad niyang kinuha yung cellphone niya at nagsimulang i-video si Luciano. Nakafocus ang tingin niya kay Luciano nang magsimula itong kumanta. Pakiramdam niya ay sila na lamang ang tao sa restaurant. Tanging tibok lang ng puso niya ang kanyang naririnig sa mga oras na to. Nakatitig rin naman si Luciano sa kanya. Napapangiti ito at kumikindat na talaga namang bumubuhay sa mga natutulog niyang kalandian sa katawan. Matapos ang kanta, agad itong bumalik sa kanilang pwesto. Bumulong pa ito sa kanya dahil nakatulala pa rin siya. Laway mo ba katumulo? Bumalik siya sa realidad. Ang galing mo, akala ko ba naman hindi ka marunong kumanta? Ibang klase ka talaga, talagang napahinto ako dun. Papuri niya bago kinindatan si Luciano. Mas lalo akong mahuhulog niyan. Ngayon araw-araw na kitang kakantahan para mas lalong mahulog ka sa akin at hindi na makaahon. Hinagkan siya nito bago hinaplos ang buhok niya. Papa, ayos po ba? Baling ito sa kanyang ama. Ikaw ba yun? Ay talaga namang napakagaling mo, Luciano. Hindi ko akalain na may tinatago kang boses. Maging ang ama niya ay pinuri si Luciano. Actually, binaon ko na po yun sa lupa. Kaya lang mapilit itong si Matilda. Kaya kinakailangan kong ilabas ulit. Yabang! Natatawang bulong ni Matilda na ikinatawa lamang ni Luciano. Matapos ang masayang pamamasyal, umuwi na sila. Inihatid muna ni Matilda ang ama niya sa silid nito bago bumalik sa silid nila ni Luciano. Inabutan niyang nag-aalis ito ng t-shirt, napakunot ang kanyang noo bago hindi ito pinansin. Nakalimot kaya ta, honey? Pasaring ni Luciano. Alam niya ang tinutukoy nito, ayaw lang niyang sumagot agad. Alin yun? Parang wala naman akong... Luciano! Napahiyaw siya nang bigla siya nitong ihiga. Nakakagulat ka naman. Sabi mo may premyo ko. Oo, pero tsaka na lang to sa kasal na lang. Sumimangot si Luciano. Sige, pero sa honeymoon hindi tayo matutulog. Ngumiti muna siya bago sumagot. Akala kasi niya pipilitin siya ni Luciano. Kiss mo nga ako sa labi. Utos nito na agad naman niyang sinunod. Ngunit hindi niya na pinakawalan si Luciano. Pinalupot niya ang kanyang braso sa leeg nito bago nilaliman ng halik. Kinaumagahan, masakit ang maselang parte ni Matilda. Hindi siya makabangon dahil ayaw niyang gumalaw muna. Iniisip kasi niyang baka mas maramdaman niya yung hapdi at sakit kapag gumalaw siya. Hindi ka pa nag-aalmusal. Hinagkan siya ni Luciano sa noo. Stay here, ako na muna mag-aasikaso kay Papa. Tapos, dadalhan kitang almusal. Sweet mo naman po, pangasar niya dito. Kaya ko naman, ayoko lang munang tumayo. Maya-maya tatayo na rin ako. No, stay here. Akong bahala, honey. Ako may kagagawa niyan kaya relax ka lang, okay? I got you, hon. I love you. Muli siya nitong hinalikan. I love you too. Bulong niya bago pinagmasdang lumabas si Luciano. Hindi pa niya masabi ng harapan pero pasasaan ba at masasabi rin niyang mahal niya si Luciano. Agad niyang sinend ang mga kinuha niyang litrato at video sa ina ni Luciano. May private conversation sila nito at lagi niya itong ina-update sa lahat dahil alam niyang nangungulila na ito kay Luciano. Hindi pa ulit sila nakikita sa personal dahil nga sa naging busy siya sa pakikipag-ayos kay Luciano at sa palagi nilang pagbabanding. Nawala na siya ng time na makipag-meet, tsumitsyempo pa kasi siya. Tuwang-tuwa yung ina ni Luciano kaya naman hindi niya maiwasang mapangiti. Kinausap muna niya ito saglit bago nagpaalam. Nag-iingat siya dahil baka bigla na lamang siyang mahuli ni Luciano. Mas malaking gulo kapag ganoon ang nangyari. I'm here. Eto na yung almusal mo. Nilapag ito ni Luciano. Susubuan na kita. Hindi naman kasi ako baldado. Ginagawa mo rin akong baby. Baby naman kasi talaga kita. Prinsesa kita. Reina.
Mama at senyorita, ikaw na yung pagsisilbihan ko ngayon, Matilda. Hindi na tayo katulad nun. Pinapangako ko na hindi na kita sasaktan. Hinding-hindi na kita sisigawan at kagagalitan. Hinaplos niya ang mukha ni Luciano. Nagiging sweet ka na. May improvement ka na talaga. Natutuwa niyang wika. Sarap pa ng luto mo. Wala akong hindi kayang gawin basta ikaw. Talaga ba? Oo nga. Sige nga, sungkitin mo nga yung buwan. Sinusubukan kong maging sweet pero binabasag mo lagi. Nagdadarama na sabi pa ni Luciano. Sorry na. Matapos niyang magalmusal, pinagpahinga muna siya ni Luciano. Bumaba muna ito upang mag-asikaso sa kanyang papa. Pabalik-balik lamang ito upang siya i-check. Kinagabihan, naging maayos naman na siya. Sabay-sabay silang kumain ng dinner. Natigilan siya dahil sa biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nakita niyang ina ni Luciano ang tumatawag, kaya naman nag-excuse muna siya. Tita, kasama ko po siya. Baka makahalata si Luciano. Nasa hospital po si ma'am. Kailan po yung contact sa po niya, kaya po ito yung tinawagan namin. Maaari po kayong... Hindi na natuloy ang sinasabi nito nang bigla na lamang may magsalita sa likod niya. Kausap mo ba yung magaling kong ina? Luciano, sandali lang. Makinig ka muna at ipapaliwanag ko ang lahat. Niloko mo ko, Matilda. Sabi na nga katulad ka lang din niya. Manluloko ka. Kaya ba gustong gusto mong pinag-uusapan siya palagi? Kasi nga talagang nakakausap mo na pala siya. Tapos ano? Sinasakop niya isip mo't pinapaniwala ka niya. Luciano, makinig ka muna. No, niloko mo ko. Baka nga pati pagmamahal at pinapakita mo sa akin hindi totoo. Isang malakas na sampal ang ginawad niya kay Luciano. Sampal na talaga namang makakapagpagising at nakapagpatigil sa naguhurumentadong si Luciano. Sinabi kong makinig ka muna. Mahirap ba yun? Hindi ko pa alam ang side niya, pero ang sabi niya sa akin, hindi totoong iniwan ka niya para sa ibang lalaki. Hindi yun totoo, Luciano. Hindi ko alam yung reason niya. Mag-uusap pa lang sana kami. Kaya lang, naaksidente yung mami mo, Luciano. Nasa hospital siya ngayon. Umiiyak na paliwanag ni Matilda. Ano bang pakialam ko sa kanya at sa mga kasinungalingan niya? Pati ikaw dinadamay niya. Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo? Ganyan ka na ba talaga? Hindi ba pwedeng pakinggan mo muna side niya, Luciano? Ina mo pa rin siya at sa mga oras na to, nasa hospital siya. Bago ka magpalamon sa galit, alamin mo muna, Luciano. Anak, anong... Hindi niya na pinagsalita ang kanyang papa. Manang, pakipasok na lang po muna sa silid si papa. Pa, ayos lang po. May pinag-uusapan lang po kami. Sige na po, pahinga ka na po. Lumuluhang wika niya habang nakatitig ng masama kay Luciano. Matapos makaalis ni Manang at ng ama niya, muli siyang nagsalita. Kapag walang kwenta yung reason niya o totoong sumasama siya sa ibang lalaki, ako yung sasalo sa galit mo. Kahit saktan mo ko, hindi ako aangal, Luciano. Pakinggan mo lang muna siya. Halos maglumuhod si Matilda. Bakit ba ginagawa mo to? Bakit ikaw? Bakit hindi siya yung nagmamakaawa sa akin? Paano niya gagawin yun? Ayaw mo siyang makita, Luciano. Ginagawa ko to kasi gusto kong maging maayos na kayong mag-ina. Gusto kong makapagpaliwanagan kayo. Tumalikod na si Luciano kaya naman nawala na ng pag-asa si Matilda. Fix yourself. Pupuntahan natin yung hospital. Walang emosyong wika nito kaya naman mabilis niyang inayos ang kanyang sarili. Tinungo nila ang hospital. Hinanap agad nila ang ina ni Luciano. Pagpasok nila sa room nito, agad nila itong nasilayan. Wala naman itong malubhang sugat. May gasgas lamang at may benda rin ang kaliwang paa nito. Luciano, anak? Hindi ito makapaniwalang nasilayan nito si Luciano. Mukhang maayos ka naman. Walang emosyon itong sambit. Umuwi na tayo, Matilda. Mahigpit siyang hinawakan nito sa braso. Kalukuhan lang to. Anak, pakiusap. Makinig ka muna. Para saan pa? Hindi ako umalis dahil sa lalaki. Anak, binubugbog ako ng ama mo. Napahagulgul ito. Habang si Matilda naman, gulat na gulat. Pumihit paharap si Luciano dahil sa sinabi ng kanyang ina. Anong sabi mo? Nakangisi siya. At ngayon, sinisiraan mo pa yung ama ko. May pinakita itong photo sa kanya. Puro ito pasa at payat na payat ang kanyang ina. Hindi ako naninira, Luciano. Sawang-sawa na ako sa ginagawa ng ama mo. Selos siya ng selos kahit kanino. At bilang ganti, binugbog niya ako. Bata ka pa lang, nararanasan ko na yun. Lagi niya akong sinasaktan. Pero pagkaharap ka, tinatakot niya akong wag akong magsasalita. Siya lagi ang bida sa paningin mo at kaawa-awa. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon na magsalita man lang. Ayaw kitang iwan, anak.
Pumalik ako pero pinagbawalan niya na ako at binantaan na papatayin kapag nagpumilit ako. Hindi yan kayang gawin ni Daddy. Hindi pa kumbinsido si Luciano. Pero ginawa niya na. Hindi ko siya matiisan, anak, kaya umalis ako at inayos ang buhay ko bago ka balak sanang balikan. Pero ayaw mo na sa akin at kinasusuklaman mo na ako. Unti-unting pumatak ang luha ni Luciano. Si Matilda, nakilala ko siya. Nakilala niya ako sa labas ng bahay mo. Lagi akong dumadalo para kamustahin ka. Hindi ako nagpapakita dahil alam kong malaki yung galit mo sa akin. Mabait si Matilda, kaya nakampante ako na siya na yung mapapangasawa mo. May pinakita rin itong medical record sa kanya na mga tinamon itong pagmamaltrato. Halos gumuho ang mundo ni Luciano. Lahat ng pinaniniwalaan niya sa kanyang ama ay kasinungalingan. Malino na ito yung totoong walang kwenta at hindi ang kanyang ina. Tama nga si Matilda sa sinabi nito sa kanya. Siya yung problema at hindi yung mga taong nasa paligid niya. Anak, hindi ako galit. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Napakatanga ko. Sinakta ni Luciano ang kanyang sarili. Niyakap siya ni Matilda. Nandito lang ako. Bulong ni Matilda. Kumalma siya, ngunit patuloy pa rin siya sa pagluha dahil sa kanyang mga nalaman. Napaluhod siya sa kanyang ina. Napakagago ko. Paano ko nahatim na kamuhian ka? Napakawalang kwenta kong anak. Hindi ko man lang. Hindi na siya pinatapos ng kanyang ina. Pinatayo siya nito. Sabi ko na huwag mong sisisihin yung sarili mo, diba? Anak, ang mahalaga na intindihan mo. Ang dami kong sinayang na taon. Pwede pa naman tayong maging masaya pa. Magsimula lang muli tayo at bumawi tayo. Ma'am, I'm so sorry. Hindi ko alam na masyado ako nabulag. Shh, masaya ako, maayos na tayo. Hinagkan siya nito sa noo. Huwag kang magalit kay Matilda. Ginawa lang naman niya ang tama. Napagsalitaan ko siya. Napasulyap siya sa umiiyak na rin na si Matilda. Madami na akong kagaguhan na nagawa, ma'am. Hindi ko alam kung deserve ko bang patawarin. Lumapit sa kanya si Matilda. Hindi ako galit, Luciano. Mahal na mahal kita. Masaya akong natuldo ka na ang lahat. Nagyakap sila ni Matilda habang ang ina niya kinikilig naman. Matapos maipaliwanag at maunawaan, naging maayos ang mag-ina. Masayang-masaya si Matilda sa pangyayari. Sinama na nila ang ina ni Luciano sa kanilang bahay upang doon na ito magpagaling. Ilang linggo lang ang lumipas, nakarecover na ito. Lagi silang nagbabanding at binabawi yung mga araw na lumipas. May isang problema na lamang sila ni Luciano. Ayaw niya nang magsinungaling pa, kaya tsumempo siya na sila lang dalawa ni Luciano. Honey, natigilan ito sa pagbabasa ng libro. May sasabihin ako. Tinatagan niya ang kanyang sarili. Ano ba yun, honey? Iniisip ni Matilda na baka makasira ito sa maganda na nilang pagsasama, kaya nagdadalawang isip siya. Alam kong may problema ka sa pagkakaroon ng anak. Hindi pa naman confirm dahil sa ayaw mong magpasuri sa doktor. Hindi agad nakapagsalita si Luciano. Naisip ko lang na baka pwedeng magpasuri ka. Sasamahan kita, hen. Hindi kita huhusgahan. Kahit ano pang maging result, nandito pa rin ako sa tabi mo. Hindi ako mawawala tulad ng pinangako ko sa'yo. Natatakot ako. Pag-amin sa kanya ni Luciano. Nandito lang kami. Niyakap niya si Luciano. We can do this, hen. Paano kung pinutol niya ito? Ano bang sabi ko? Kahit anong resulta, hindi ako mawawala. Hindi magbabago yung pagtingin ko sa'yo at pagmamahal. Napapayag niya si Luciano. Nagpa-schedule sila sa pinakamagaling na doktor na nakilala nila. Kasama siya ni Luciano na nagpunta. Naiwan lamang ang kanyang ama at ang kanyang magiging biyanan. Sa tinagal-tagal, ngayon lamang magpapasuri si Luciano. Kaya naman maging si Matilda ay talagang kinakabahan. Tinatagan lamang niya para sa kanyang nobyo. Isang oras siyang naghintay bago lumabas si Luciano. Agad niya itong sinalubong ng mahigpit na yakap. Ayos lang, you did a great job. Bulong niya pa rito. Huwag kang mapipressure sa result. Tanggapin natin kung ano man ang kalabasan. Pagpapalakas niya sa loob nito. Saglit lang daw, sabi ni Doc. Sa boses pa lang ni Luciano, nararamdaman niyang nanginginig ito at kinakabahan. Hinawakan niya ang kamay nito bago hinagkan sa noo. Ilang minuto pa, lubabas na ang doktor, dala ang resulta. Kabadong-kabado sila. Bigla na lamang itong umiti sa kanila, kaya naman alam na agad nila ni Matilda na walang problema si Luciano. Congratulations po, ma'am and sir. Wala pong may problema. Maaari po kayo makabuo ng happy family kahit ilan pa yung gusto nyo. Napaluha si Matilda habang yakap si Luciano.
Umuwi sila at binalita agad dito. Agad silang nag-celebrate, kasama na roon ay ang paghahanda sa kanilang nalalapit na pagpapakasal. Lahat ay imbitado sa kanilang kasal. Naging bongga ito dahil talaga namang pinaghandaan ang kanilang kasal. Mami ni Luciano ang nagayos ng lahat habang ang ama naman ni Matilda ang naghatid sa kanya kay Luciano. Inalalayan lang din ito dahil naiintindihan naman ng mga bisita. Masayang-masaya ang lahat, lalo naman silang mag-asawa. Ang honeymoon nila ay sa bagong bahay nila ginanap. May personal nurse na ang ama niya na nag-aalaga dito. Ayaw sana ni Matilda, ngunit kinailangan upang hindi siya masyadong mahirapan. Siya pa rin naman ang nag-aalaga sa ama niya, hinding-hindi niya ito pababayaan. Makalipas ang ilang buwan, nalaman na lang nilang naglilihi na pala siya sa panganay nila ni Luciano. Honey, sinigang yung gusto ko, request niya sa kanyang asawa. Tsaka yung piyes ko nga pala, kinakain ko yun. Tinapon ko na kasi nabubulok na yung iba, kabadong sagot ni Luciano. Tinapon mo? Kumibot ang sentido ni Matilda. Tinabi ko yun, inaamoy-amoy ko pa ngayon eh. Parang bata itong umawa. Napakasama mo. Honey, kukuha na lang ulit kita. Sorry na honey, hindi ko naman kasi alam. Inaamo-amo siya ni Luciano. Patawarin mo na ako. Ayoko matulog sa sofa kasi malamig. Gusto kitang katabi honey. Pangaamo pa rin ito. Gusto mo lang akong katabi kasi nilalamig ka? Tumaas ang kilay ni Matilda. Honey, hindi naman yun yung reason. Sinabi mo na, kasasabi mo lang. Sorry na, honey, hindi naman. Sige na, bati na tayo. Hinagkan siya ni Matilda sa labi. Napailing na lamang si Luciano. Ngunit sinasabayan na lamang niya ang gusto ng asawa niya dahil baka magalit na naman ito. Ilang buwan pa ang lumipas at kabuwanan na ni Matilda. Nalaman na nila na babae yung gender ng anak nila. Hindi na umalis si Luciano sa tabi ni Matilda dahil anumang oras, maaari na itong manganak. Sa lukuyang nakikipag-usap si Matilda sa nurse ng ama niya sa cellphone nang makaramdam siya ng paghilab ng kanyang tiyan. Nagpaalam na siya kaya binaba niya na ang tawag. Ngunit mas lumala pa yung hilab kaya naman napasigaw na siya sa kanyang asawa. Luciano! Han, manganganak na yata ako. Natatakot niyang sagot. Agad na nataranta si Luciano pero kahit natataranta, nagawa pa rin tumawag ng ambulansya. Habang hinihintay ang ambulansya, ay mas natatakot pa si Luciano kaysa sa kanya. Habang napapadaing siya, napapadaing din ito. Agad siyang kinuha ng ambulansya at sinugod sa hospital. Matapos ang katakot-takot na pagnonormal deliver sa kanyang anak, nasilayan niya na ito. Samantala si Luciano naman, agad na nagtungo sa mag-ina niya nang sabihin ng doktor na okay na yung mga ito. Kasama niya ang kanyang ina, nasilayan niya ang anak niya at asawa. Halos manghina ang tuhod niya sa takot kanina, pero ngayon, naluluha naman siya. I love you, Matilda. Thank you so much. Hinagkan niya ang kanyang asawa. Tignan mo si Molly, napakagandang bata. Manang-mana sa kanyang ina. Bulero ka pala. Natatawang sabi ni Matilda. Wala na ako mahihiling pa. Ako rin, Luciano. Mahal ko kayo ng anak mo. Hinagkan niya ang kanyang asawa at anak bago umiti.